Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Chris at welcome po sa Pinoy Art TV. Ang episode po natin ngayon ay tungkol po sa tanong na what is good art? And ano po yung mga bagay na ina-admire nyo sa isang artwork? So ipre-present natin ang mga sagot ninyo sa episode na to. Sisimulan po natin siya kay Miss Mary Ann Esteban Cuevas. Ang sabi niya is, "For me, I look at how they create and put elements to it. I don't always base on the meanings or how realistic it looks. A good art is something you can feel and relate to just by looking at it." So, gusto ko itong sagot niya kasi totoo nga naman, hindi lahat ng painting kailangan maintindihan mo yung meaning or kailangan merong meaning. Minsan magugustuhan mo ang isang painting base lang sa kanyang disenyo, sa kulay, sa kanyang design. So, not necessarily may kailangan magbing realistic katulad ng mga abstract painting. Maaring stylized lang siya. Ang importante, magkaroon kayo ng feeling of appreciation for that artwork. Ang next natin ay si Anne Kathleen. Sabi niya, "Good art is actually subjective. Happy people might see artworks about pain and sadness as gruesome or unpleasant, whereas sad people might see artworks about happiness as cringy and fake. For me, an art is good if, technically speaking, the elements were used effectively and if, emotionally speaking, it can accommodate wide range of emotion its audience may have." So yun, sabi niya nga, ang good art is depende sa tumitingin. Kung halimbawa, malungkot ka, siguro, pag nakakita ka ng mga masasayang painting, parang fake sa'yo yun. So mas nakaka-relate ka sa mga painting na nagko-convey ng sadness. So very subjective. May mga kantang malulungkot na na-appreciate din naman ng mga tao kasi nakaka-relate sila dun sa music na yun, ganun din sa painting. So, hindi ibig sabihin na mukhang malungkot yung painting, hindi na siya maganda. Hindi siya kailangan laging masaya. So, para sa kanya, ang good is technically speaking, the elements were used effectively. Ano ba yung mga elements? Yung mga lines, colors, mga ganun bagay ba? Mga tones. Paano yun yung mga ingredients sa isang disenyo para makagawa ng isang magandang painting. Paano siya? Tapos at the same time, yung artistic naman, yung emotionally, ano bang may nararamdaman ka ba dun sa painting niya aside sa pagiging technically good niya? Meron or wala ka naman maramdaman dahil hindi ka naman nakaka-relate dun sa ginawa niya. So, sa expression, kailangan meron din kasing expression dapat yung paggamit ng mga elements na yun para maging effective na artwork siya. So, yun ang sagot ni Anne Kathleen. Next naman ay ang sagot ni AB Annabeth 27. Sabi niya, "A good art is an expression of emotions felt by the viewers which touches and enlightens the heart and souls. In my opinion, an art is an art. If a professional artist, one with a school background, will evaluate such work, he/she will focus first on composition, color, color combination, tones, brush strokes, following some standardized rule. That would qualify such work to be said it's a good art. Yet considering the fact that not all viewers are knowledgeable and skilled to see the basic things we follow as an artist, there should be one fact that such work can be seen as good one. Therefore, again, I say a good art is an expression of emotions felt by the viewers which touches and enlightens the hearts and soul." So yun, sinasabi niya nga na sa mga taong nag-aral ng art, bago niya ma-appreciate yun, tinitignan niya yung mga paano ginawa, yung composition, yung colors, mga tones, tinitignan niya yun. Yung mga ordinaryong tao naman, ang importante ko ano yung nararamdaman nila sa painting na yon.
So partly sa tingin ko naman, ang pinagkaiba lang ng mga estudyante tsaka yung mga ordinaryong tao, yung mga nag-aral, is that siguro alam lang ng mga estudyante paano gamitin yung mga elements of design para makapag-evoke ng emotions. Kaya na-express nila yon or nagagamit nila yon para makapag-convey ng emotion. So, hindi naman siya necessarily magkaiba. Siguro mas na-articulate lang ng mga nag-aral kung paano magagawa yung goal ng pagkuha ng ano ng feelings sa mga tao. Kasi mag-alam nila kung ano yung mga kulay na mag-evoke ng emotion sa mga tao. So yun ang ginagamit nila. Ang next natin ay si Hendrik Englet. Ang sabi niya is, a good art to me is something very much different from others' artwork. One of a kind. Very original. Not a copycat from someone's work. I admire one artwork through the use of medium seldom used by other artists. Its depth and color schemes. As an experimental artist, I always change the poetic value of my artworks. I strongly believe it enhances my artistic creativity as well as personal growth. Artists should not always depend on the market. True art really has its own unique appeal, unlike those artwork that is repetitious of someone's work, very decorative and pretty. To lure art collectors, it's not my cup of tea doing same work over and over again. What you see is what you get. Is my principle of being artist. Hated to be dictated by greedy gallery owners and art collectors. So yun. Maganda yung sinabi ni Mr. Kainglet. May very ano siya, pure artist. Ayaw niya magpa-apekto sa market na ano. Which is very hard for some kasi ano sila. They depend on their income sa pagbenta ng artwork. So some of them considered na yung mga magugustuhan ng mga tao. So si Mr. Henry, meron siyang opportunity to explore yung talagang anong gusto niyang ano gawin. Tsaka very important nga naman sa isang artist yung lagi kang mag-isip ng bagong paraan ng way of doing things and way of doing your art. Para kasi kung paulit-ulit nga naman yung ginagawa mo, then you're not being creative. You're not challenging yourself enough as an artist if you're not experimenting and trying new things. And because napakaraming pwedeng gawin, and kung ikakawin mo nga lang sarili mo sa isang ano bagay, then hindi ka nag-grow as an artist. So napakagaling ng mga artwork niya, kakaiba nga rin, at sana tingnan nyo rin yung kanyang page at I'm pretty sure makakikita nyo na talagang unique artist si Mr. Henry. So ang next naman natin is si Miss Madeline Agudo de la Rosa. Ang sabi niya is, good art is like asking what is literature. But if you say pure art is anything that comes from an artist's mind to a canvas or any flat surface to merely please the creator or painter. Like in literature, a writer can't just write anything but must meet some criteria that has appealed to the reader's mind and heart. Something that elevates a reader's mind or stir up emotions. Same is true to a good art. There is the presence of form and context. It has beauty and message as well as that comes from the artist's intellect, wisdom, and intention. The most admired artwork for me is the work of Juan Lunas Polarium. It was a work of a genius trying to persuade his colonizer for equal treatment. His work encompasses varied styles in realism, expressionism, and symbolism. The subject immortalizes a picture of extreme social stratification of European culture. At the same time, it depicts the same
degree of suffering of every Filipino from Spanish colonizer. So yun, maganda yung sinabi ni Ma'am Madeline, no? Lalo na yung sinabi niya dito, gusto ko yung something that elevates a reader's mind, ang kaisipan ng mga taong tumitingin ng artwork mo. Kasi ang art can have a purpose also. Actually, ang art ginamit yan ng mga religion para i-promote ng ginamit ang art ng mga religious groups para to promote their art. At ginagamit din to ng mga government or whatever. So art is a great tool to send a message, to promote a cause. So if you could if you could enlighten the mind ng mga tao through your art, then well and good. Then your artwork is talagang ibang level yon. Hindi lang siya simply decoration sa bahay mo. So medyo mahirap i-achieve yon. Pero kung may mga tao makakagawa nun, na makakapag-enlighten ng mga utak ng mga tao para maging mas mabuti silang tao, ano mo yung pamumuhay nila, mapa-improve mo dahil sa art mo, then genius ka talaga. So, thank you kay Miss Madeline for this beautiful input. Ang next naman natin ay kay Mr. Lexter Victorio. Sabi niya, good art tells a story. The physical merits come in second to a good piece of artwork that provokes the audience to think, especially encouraging them to discuss their feelings and opinions with others. Art shouldn't just make someone say, oh, this is amazing, or it's perfect. It should also make a person ask questions like, why did he choose such a controversial subject? Or why does this make me feel so upset? I admire artwork on different levels. The easiest one to appreciate is the one that is attuned to my aesthetic, such as Impressionism or Mannerist. However, I am often drawn to art that's made by children or by people who aren't personally professed artists. They have no illusions. They have no pretenses or limitations. They like what they're doing and they have fun. They're always another time for world-changing art. I want to see art made by happy people. So, yun sabi ni Lexter. Sabi niya, actually, dalawa sinasabi niya. Sa unang paragraph, gusto niya yung mga artwork na nag-thought-provoking, yung mapapaisip ka talaga, yung mapapa-question ka sa mga bagay-bagay na mga nangyayari, controversial subject, or mga bakit ka ba naiinis sa artwork na to, tanungin mo bakit ka nga ba naiinis ganun sa artwork na to, yung mga makapagbigay sa'yo ng ibang perspective. Pero at the same time, may gusto niya rin naman daw yung mga art na mga dahil lang maganda sa kanyang naganda sa paningin niya, tapos gusto niya din yung mga art na simple na gawa ng mga taong kahit hindi professional, dahil pero mararamdaman mong masaya kasi mga taong gumawa nun masaya. So isang simpleng expectation, yung isa naman mas mabigat na expectation yung sa una niyang paragraph, medyo mabigat i-deliver tong expectation na to. So yun. So ito naman, next natin is chosen by Ma'am Carms, no? Si pinili to ng mother ko. So ang sagot ni Mr. Rodolfo Regalado Rodriguez. Ang sabi niya, an artist once said that sometimes the truth isn't discovered, it is manufactured. In art, I tend to give more appreciation to an art piece that reflects the artist's skill in expressing a manufactured truth. It allows me to bear witness to that special truth that the artist is offering for everybody to see and appreciate. So ito medyo malalim, no? Sana ma-interpret ko ng tama yung sinabi. So siguro ibig sabihin, ang truth, hindi mo kailangan
hanapin, kailangan mo siyang i-discover at gawin o gawin mo. So you have to discover it within you and you have to make it. So yun ang hinahanap ni Mr. Rodolfo sa isang artist, no? Someone who could express yung katotohanan sa kanyang art. And gusto niya makita yun sa mga ginagawa ng mga artist na hinahangaan niya. So, sana tama yung pagkakaintindi ko dito. Ang next natin is by Mr. Cloud Teters Castillo. Sabi niya, firstly, good art is not about whether the piece was done by a famous artist. It is the piece having an impact on someone, meaning the artwork speaks to the person on a mental or emotional spiritual level. Good art has an impact on any of those aspects to a person. So yun, sabi niya na hindi kailangan gawa ng sikat na tao, ang importante is yung ano, kung ano yung epekto niya sa tao. Tapos sabi niya, is the ability of the person to successfully convey what he or she wants to convey. It could be a feeling or an emotion. So, kung ano yung gusto niyang i-express ng artist, feeling or emotion or an idea. So, pangalawa is, it could steer imaginative thinking. So, meron yung mga painting na pag nakita mo, parang, ano, nagtitrigger pa ng more imagination sa inyo. Parang pag nakakita ka ng isang painting na nag-steer up pa sa'yo ng further imagination. Maliban doon sa pinipresent niya sa'yo, parang a whole new, na-open ka sa bagong mundo. Tapos, it could be challenged to traditional belief system and look at things differently. So, ito, mas mabigat to. Siguro, ito yung mga nagko-question, katulad yung mga artworks na nagko-question, magko-question sa mga religious belief mo, sa mga way of living natin, sa sistema ng lipunan, yung mga ganyang bagay ba, pwedeng gamitin ng art sa aspetong to. Hindi lang sa painting, pwede sa pelikula or sa ano, music. It could be to think about life in different viewpoints. Oh, say, different viewpoints, bigyan ka ng ibang pananaw. It could be bring attention to issues that people have taken for granted but need arising. O yung mga bagay na ini-ignore natin, siguro katulad ng basura, ng ganyan, hindi natin pinapansin, or yung ating mga panunood lagi ng mga walang katuturan na palabas sa TV, mga ganyang bagay ba, pwede natin itopic sa mga art natin. Or yung, ano natin, pag mga bagay na kinahihiligan natin, isipin natin kung talaga ba siyang nakakabuti, pwede natin gawing subject yun sa art natin. Next naman, it could be to inspire people to take action in important matters of life in general. Ayun, take action. Tulad nga nung mga parang similar din na pwede siya mag-send ng message na ano, to take action. Pwede kasi gamitin siya ang art sa propaganda. It could be to appreciate the beauty of around us is infinitely various forms. So this is very ano, common, no? Pagpipinta ng mga nature, landscape, or yung mga beauty ng relationship natin with family, this is a very common ano, subject sa mga painting na sinasabit natin sa bahay kasi very positive yung kanyang message. It goes beyond the colors and forms. It brings us to a higher level of consciousness, inciting towards a higher level of emotional or spiritual cognizance to the person. So talagang ito yung pinaka-ideal, yung pinaka-huli. So ito mahirap nung gawin actually. To bring to a higher level of consciousness kung paano mo pa lalawakin ang kaisipan ng mga tao through your artwork. So kailangan ng matalinong tao para makagawa ka ng ganitong klaseng artwork. Hindi basta-bastang artist ang makagawa nito. Siguro isang taong ano din,
may kaalaman sa spirit, may katalinuhan, may lalalaman sa spirituality or philosophy, hindi lang sa art. So kailangan mo ng talino para masabing ano, makagawa ka din ng ganitong klaseng artwork. So kaya mataas ang ano expectations ng mga ano natin. Karamihan sa mga magagaling na nag-comment ngayon dito dahil hindi madali ang mga bagay na ito. Pero pag nagawa mo naman at you have your whole lifetime to create ways kasi sabi nga nila dapat sabi nila people do art for art's sake lang pero if you could give it a purpose then mas maganda kasi you're helping to develop yung society natin hindi lang siya basta-basta isang object lang na titignan tapos kakalimutan na ganun lang so yung art mo nagkakaroon ng mas magandang value kung may purpose siya so yun kung may ano siya may silbi sa taong titingin sa lipunan na worthy i-display sa mga gallery at malalaking museum dahil yung may message na malalim yung artwork ninyo. So, yun. At ang huli kong isishare sa inyo is yung saan, ano, sagot ni Ma'am Carms, ang art ay parang anak. Pinapansin ang good art kung may papansin. Kung wala, nawawalan ng halaga. Katulad ng mga tao, bumabango ang pangalan nila kung pinapansin. Katulad ng Ifa, sila ay mabango sa Ifa. Totoo nga naman, kahit gaano kagaling or kaganda ang isang artwork, kung hindi nyo papansinin, nawawalan siya ng value. So, importante na bigyan nyo ng atensyon yung mga karapat-dapat naman natin bigyan ng atensyon talaga. Tapos, pag nasimula ng isang tao, susunod na yan eh. Kasi, ganun naman ang tao eh. Pag tumayo ka lang sa isang lugar, tumingin ka sa itaas, lahat, may mga tao makikurious na bakit siya tumitingin doon? Anong tinitignan niya? Makikurious siya. Hanggat yung ibang tao susunod na. Tapos, halos lahat ng tao, marami na susunod. So, ganun din. Kailangan ninyong bigyan ng pansin yung mga kapwa ninyo, artist. Hindi lang yung kung meron kayo nagugustuhan, i-express ninyo. Hindi kailangan nabili ninyo yung artwork nila. Sapat lang yung bigyan yung attention or i-share ninyo sa ibang tao na hinahangaan nyo yung gawa nila. Malaking bagay na yun kasi napropromote nyo yung art. At doon nagsisimula ang pagiging progresibo ng ano ng art sa isang lugar. Lalo na sa Pilipinas, kailangan natin na suportahan natin yung isa't isa. At ang susunod naman, isishare ko sa inyo lahat ng mga sumagot doon sa tanong. At kung gusto nyo pong basahin ng mas matagal, pwede nyo pong i-pause yung video by pressing the space bar. So, I hope na gustuhan ninyo yung episode na to and see you until the next episode. Goodbye.